ko today's video ay gusto ko pong i-share sa inyo yung aking buhay bilang isang farmers at kung magkano po yung kinikita ng aking asawa at kung magkaano ang pinapasahod namin or mga expenses na binabayaran namin sa araw-araw dito po sa pamumuhay namin dito sa Korea. Dahil may mga iba na ang isip nila na porket nakapag-asawa ka ng foreigners ay mayaman ka na, marami ka ng ganyan, hindi ka na ma-reach, sabi ng iba. Hindi na namamansin, ganyan. Marami ka ng pera, ikaw pa mo wala ng pera. Ganun yung karaniwan na sinasabi ng iba, diba? Yung yun na yung nakatatak sa utak nila na porket nakapag-asawa ka ng foreigners is marami kang pera. So ayan guys ha, ikukwento ko po sa inyo yung buhay namin dito ng asawa ko sa South Korea. Ayan ha. So mag-umpisa tayo guys. Magkano ba ang kinikita ng asawa ko sa pagpa-farmers every year? Every summer guys. Every summer lang po kasi yung kita namin. O ang trabaho namin ay every summer lang kasi farmers nga po kami, 'di ba? Every summer kasi may winter. So winter wala talaga kaming pera, walang papasok kasi winter, wala kaming tanim, walang bunga yung mga puksungan namin. So ayan, summer lang talaga yung aming pagkukunan na ng income. So pag winter dito lang kami sa bahay. So magkano ba ang sahod? Ay, magkano sahod? Magkano ba ang kita ng asawa ko? So 70 million won po yung kinikita niya per summer. Ayan, per year, 70 million won. Pero guys, nag-iiba-iba po yung kita na ayon din po kasi yon sa presyo ng pagtaas at pagbaba ng puksunga. So, dun po nakabata yung aming kinikita. Minsan may time na ang liit talaga ng puksunga guys. Ganyan lang siya kaliit, ganyan. Diyos ko, luging-lugi po talaga. So, kaya minsan hindi rin pantay-pantay yung kinikita per summer ng asawa ko po. So 70 million won, minsan 50 million won, bumababa. Tapos plus iisipin pa natin guys yung fertilizer pa guys. Pagbili lang ng fertilizer, magkano na po ang aabutin? Umaabot po minsan, sabi ng asawa ko sa akin kanina, tinanong ko siya kung magkano ba ang iyong nagagastos sa fertilizer lang o sa mga gamot, syempre pang-spray, pang-alaga ng mga pananim namin. So umaabot din ng 10 million won. Grabe, 10 million won. So wala pa sa kalingking anong kinita namin yung ginagastos dun sa. Syempre, ikaw farmers ka, kailangan mong alagaan yung iyong pananim. Kung hindi, mamamatay yung pananim mo. So mas malaki pa yung nagagastos dun sa pagbili ng mga fertilizer. Plus, yung mga expenses pa po ng tulad ng tubig, kuryente, at syempre yung necessary namin araw-araw, yung pang-araw-araw na buhay namin, pangkain namin. Eh, lalo na pag winter, wala kaming trabaho. Isipin mo naman, three months kaming pahinga. Wala kaming ano, saan namin kukuhanin ngayon doon yung panggastos namin araw-araw. Siyempre, kukuhanin namin yun dun sa kinita namin nung nag-farm kami ng summer. So, maliles na naman dun ng maliles na maliles. So, parang simple lang talaga ang buhay namin. Dun lang din umiikot yung aming pang-araw-araw na ginukuha at ginagamit pambayad sa expenses ng mga gastos namin. So, guys, kaya yung sana baguhin ng ibang tao yung pananaw nila dito sa mga katulad ko na Pilipina na may asawa na farmers. Kasi parang simpleng buhay lang din ang meron kami. Tulad ng, ayan nga, sa Pinas, parang ganun lang din yung buhay namin. Siguro medyo hindi nakatulad ng dati. Pero syempre, iisipin natin, iniisip ng iba na porket na foreigners ang asawa mo ay marami ka ng pera. No, hindi po.
Big, big no po yan. Kasi ako, yung asawa ko, naku, hindi naman ako lagi binibigyan ng pera niyan, oh. Hindi ako binibigyan lagi ng pera niyan, ano. Hindi ako nagbibigay yan ng malaking pera sa akin, yung asawa ko. Kaya big, big no po talaga sa akin yung sasabihin mong mayaman na, hindi na namamansin. Nakapunta lang sa, ano, nakapag-asawa ng ganyan. Naku, hindi po. So, next topic natin, guys. Magkano ba ang pasahod pa namin doon sa nagtatrabaho sa amin per one day? So, ang sahod po ng nagtatrabaho sa amin ay 70,000 won. Yan po yung 70,000 won na pinapasahod namin sa mga nagtatrabaho sa amin. O, plus yun pa, ikaltas mo pa yun. So, magkano na lang din matitira sa amin? Eh, halos ilang araw din silang nagtatrabaho sa amin. O, diba? Tapos iisipin ng iba na mayaman ka na, mapera ka. Grabe, super real talk po talaga, no? Isa big no. Hindi po kami mayaman. Kung hindi ka magsisika para sa sarili mo, hindi ka magtatrabaho para sa sarili mo, hindi ka gagawa ng mga hakbang para makagawa ka ng sarili mong pera, hindi ka magtatrabaho, wala. Walang mangyayari sa'yo. Yun yung magiging ano mo sa buhay mo. Walang mangyayari. Kaya yung iba dito, mga Pilipina, super sisipag niyan. Halos ginagawa na namin tanggabi yung araw sa kakatrabaho. At nag-iisip sila, titinda sila sa online, mga ganyan. Ako kasi po, nagtinda na rin ako. Kaya lang nahinto ako kasi nga buntis po ako. Kaya naghinto na rin muna ako kasi mahirapan lang din ako magtinda. Yun, kaya kailangan masipag. May determination ka para sa sarili mo at meron kang focus para sa sarili mo. Minsan kasi, mahirap iasa sa ating mga asawa yung may gusto kang bilihin. Hindi mo yan anuhin hanggat kailangan pagsikapan mo para makuha mo. Kasi, swerte rin yung iba kasi yung buhay nila, may mga asawa sila na ayaw silang pagtrabahuhin, na gusto na sa bahay lang sila. Sana all. Sana all ganun. Kaya lang, wala. Kaya guys, nako, kapag gusto nyo mag-asawa ng foreigners, ay kilalanin nyo ng mabuti. Kasi hindi po porket nag-asawa ka ng foreigners ay prinsesa ka na dito. No, 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 no. Hindi po. Hindi ka prinsesa dito na lagi ka lang nakahiga. Ganyan. Hindi ka magtatrabaho. Hindi ka magtatrabaho. Ganyan ka. Nga. Nga ka. Wala, walang mangyayari sa'yo. So, ayan guys, 40 days, yan lang po yung masishare ko sa inyo, yung buhay ko dito sa South Korea bilang isang farmer. Sana ay maunawaan din ng iba. Buti na lang talaga, may pamilya ako, nauunawaan ako. Nauunawaan nila ako. Siyempre, alam nila wala akong trabaho. At siyempre, wala akong trabaho. Binibigyan ako ng pera ng asawa ko, pero hindi ganun kalakihan. Hindi po ganun kalaki yung binibigay sa akin. Sapat lang para sa pambili ko lang ng candy. Yan lang yung mga ano binibigay sa akin. So, hindi po talaga ako. Tsaka, hindi kami lagi nagpapadala dyan sa pamilya ko sa Pinas. Hindi. Hindi po kami lagi nagpapadala ng pera. Siyempre, may pamilya rin po ako dito. Siyempre, dapat nagpo-focus din ako dito. Oo, hindi po magsamang magbigay para sa pamilya natin. Pero, wag lang sobra yung gagawin natin. Ako, basta ako, kung hanggang ano lang yung kaya ko, yun lang yung ibibigay ko. Ganun lang ako. Buti nga, naiintindihan ako ng pamilya ko. So, maraming salamat mapa sa inyo dahil naiintindihan nyo ako. So, ngayon guys, dito, ikakat ko na yung aking video. At ngayon, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking channel, ay mag-subscribe ka na para sa susunod kong mga video or vlog ay manonotip ka. So, guys, thank you for watching. God bless you all. Bye! Hanggang sa muli!